Hey guys, it's Sam with 2Ms and welcome back to another Mixclusive interview. As you guys can see, ang dami natin ngayon. It's like we have a party up in here because we have some of the people who are bringing us this year's Earth Day Jam, which is the longest running, biggest Earth Day tribute in the history of the world. So everyone, please welcome Grace Note, Abra, Midi, and Lou Bonnevie. Woo! Yay! Yay! Welcome everyone. Hello. Hello. Hindi niyo na first time some exclusive, so we're so excited to have you guys here. But before anything else, kamusta naman kayo guys? Maybe we can start with the Grace Note peeps since ang dami nila today. Let's start with you guys. So, who wants to start? We can start with EJ siguro. EJ, kamusta ka naman? Hi guys, I'm EJ. Okay lang naman, chill lang, chilling lang. So kahit na medyo magulo yung mundo, so tinatry pa rin yung best para maging chill, tsaka ingat pa rin, iningatan na sarili, tsaka mga nasa paligid. Yun. Yeah. Sana all chill, no? Dapat yun talaga yung mindset natin ngayon, chill lang. Mindset. That's nice to know, EJ, that you're staying chill kahit ang dami nangyayari ngayon. How about you, Eunice? Kamusta ka naman? If you can hear me. I'm doing good naman, keeping myself busy. Tuloy-tuloy pa rin. Nag-go online classes ako ngayon. Tapos, nag-produce din ako ng new artist habang wala pang gig. Tapos, nag-business din. Small business. Oh, wow! Ano business? Chichos ko lang pa nga. Sorry. I don't business now, Eunice. Nag-bet ako ng chili oil. Oh, and, my ako, God! Yeah. Kaya pala binibigyan sa akin mo sa isang araw. Oo nga eh, kasi di mo naman tinuloy, maybe. Ano naman namin miss ko? Yung pa nabibentahan mo ng TV sa Facebook. Oh, hindi pa tayo tinatawag ha. Pwede ba? Grace Note daw muna. Grace Note ka ba? Everyone needs chili oil in their life. Chili oil is very important. So, good luck. Eunice, ang dami mong binabalance ngayon with school, music, even your business. So, props to you for keeping yourself busy. Next, let's go to Jazz. Ikaw naman, Jazz. Parang serious mo dyan. So, kamusta ka naman dyan? Kaway lang. Kamusta na, Jazz dyan? Just chilling. Katulad ni Jazz. Oh my God. Ano ba pinagkakaabalahan mo recently sa pag-chill mo? Naliligaw, gano'n. Eh, wala naman. Ano lang, luluto, ganyan. Tapos nagbabiking kami before nung hindi pa nag-ECQ. Pero ngayon kasi medyo nagkaroon ng strict rules dito sa area namin. So, yun. Tapos, ano lang, tuloy-tuloy lang din yung research sa music. Music is life. At least chill ka pa rin and you're still keeping busy with everything on. Now, let's go to Abra. Abra, last time nandito ka sa Mixclusive was last month lang. So, very recent. Pero kamusta ka naman since then? Okay naman. Baliw na ako dito. Pero... siguro ko na productive yung pagkabaliw ko. Mm-mm. Para naman sulit yung oras kahit na hindi masyadong nakakalabas na kapag events ganun. Mm-mm. Maraming oras para mag-research ng mga kaalaman na kailangan mo bilang isang musikero. Dahil lahat ng kaalaman libre at lahat yan kailangan mo. Yes, sir. Tama ba yung sinabi ko sa tanong mo? Yes. Resources are free nowadays. So, dapat ano talaga? Dapat always learning, di ba? Dapat yun talaga. Ayun lang yung ginagawa ko ngayon. Ano lang? Tamang YouTube Academy. Yes. Oh, di ba? Resources are free. So, that's good, Abra. You're learning a lot these days. Let's go to Midi naman. Last time na I talked to you was last year pa ata. So, medyo long time. So, how have you been? Sige pa rin naman. Ganun din. Online classes, business. Hindi pa rin tapos yung ECQ. I was actually hoping na mag-live na tayo this year. Pero wala pa rin. So, okay lang. Hindi naman ako sobrang nababaliw kasi I have to go out. Pero of course, dapat safe.
parati. Especially since kasama ko yung parents ko, diba? Matanda niya sila. Ay, sorry. Hindi pala ganun. Ay! Ay! Pero yun. Gabriel, but yeah, I totally know how you feel. 1 year, akala natin the world would be a certain way, but it's still kind of the same, but worse nowadays. So at least we're all coping with everything that's been happening. But let's go to Lou. How have you been? We also saw you release a new music video very recently, so we can also talk about that as well. Well, believe it or not, It's not chill for me. I mean, it's not a chill thing, and this thing is not chill for me. Mm-hmm. There's nothing chilly at all in this pandemic times. We've been kind of busy. I had to learn to be in the digital world. Hindi ko talaga gusto yung digital world eh. Kasi even in Earth Day Jam, we've been trying to educate the young people that pag kayo nalulungkot, maghanap kayo ng puno, yakapin nyo, damhin nyo ang mga dahon nito, di ba? You know, I mean, you go out. Because, you know, when I was young, I used to go to the park at doon ako nagsusulat ng kanta. Ngayon, you cannot, you know, and then it's everything is has to be. And all these things that you have to push and push and push, and my memory is killing me. Ah, do you remember this? You remember, after this, you push this, and then you push this. I wonder how these young people are able to do it. Ang galing-galing niyo, Chongjan. Believe talaga. I'm so freaking old school, but I'm coping up. And one thing I like about online naman, no, the nice thing about it with online is because I get to like talk to the artists like they are there. But I get to see Martin's house. Uy, laki ng bahay ni Martin Ibera. Ang laki ng bahay. May swimming pool si Regine. Kasi, I mean, you know, di ba, yung kanyang, they sing in their home. Si Arnel Pineda sings in his home. And, I mean, that's like sharing a little bit of your personal self. Ako kasi masyado talaga akong, ano eh, personal. I don't wanna let people know about Rosario. Ay, Maria Lourdes Rosario Perello. That's me talaga. but then, because of this, you have to be a little bit more giving, you know? Share mo yung sarili mo. Diba? Tama? Mas magiging personal ka. And then, ang problema, ang tao, nasasanay naman ng mga personal. Ang daming gustong malaman ng personal. Diba? Mm-hmm. Hindi na lang mag-stick. Hindi na lang music. Gusto nang alam kung ilang bang sing-sing mo, bakit ganyan ang buhok mo, ilang bang relo mo, made in what? I mean, you know, I mean, this is crazy. That's the one that's making me crazy. But we're very busy because of Earth Day Jam. And we just came from Albay. We did a relief operation in the middle of a pandemic. Grabe pala, no? Hindi pala ganun yun, ano? Ho-hold ka pala ng mga military. Tapos biglang, bam! Oh, wow, tapos pumasok kami sa isang kampo and I really thought, oh my gosh, di ba? Because I'm from Albay and it was like 16 hours. And I promised the people kasi when we did the Christmas fundraiser that we were gonna give back to the community, yung mga nasalanta sa Bicol. I'm from Bicol. So we went there and we gave a lot. Oh, mga Aita nandun doon, nagbigay kami mga damit. Siyempre, na napilitan din kumanta and we had to go through this swabbing thing and all that. Well, mabuti na rin yun. Silang takot sa amin. Hindi kami yung takot sa kanila and they were scared of people from Manila. Bukay yung mga carriers, di ba? Sa totoo lang, pure. Maraming mga pure places in the provinces. Understandably tama, so, yeah. Tama ba yung sagot ko? Parang layo na, napunta No, but I was also asking kasi about your music video that you also shot at Albay. So you can talk about how that was at the foot of Mount Mayon. Yeah, I was thinking kasi I had to go to Bicol and it was so totoo lang, it's really, really, really nakakapagod. You know, you have to bring a lot of things. We were doing it all by ourselves. Bringing all mga banig, mga kung ano-ano, mga para ibibigay namin sa, it's supposed to be like just 50 families, it became 330 families. And I said, dapat may baon ako pag uwi ko, parang dapat sulit naman tong pagod ko. So I said, si Daragang Magayon, dapat makagawa ako ng video dito. So nag-set up kami sa gitna ni Magayon,
And believe it or not, nagpakita talaga siya nung araw na yun. And it was raining. Wow. And I was, you know, Agnes, the one who did your bulol, no, your trophy, said, kailangan magdasal ka, Lu. Kailangan kausapin mo. So kinausap ko si Daragang Magayon, that mountain, that second best beautiful mountain in the world after Mount Fuji. Tapos the next day, lumabas siya. And then, kinanta ko yung simpleng babae. Mm-hmm. Ayos. So sana panoorin niyo, kasi dapat ipakita natin ang ating bansa. It's just so funny how international artists would come here and shoot in El Nido and all this stuff, and tayo shoot lang tayo ng shoot sa studio. So sabi ko, kailang makita ang nature. Yeah. So, di ba? Yeah. Eh wala namang tao, so walang pandemic. Wala namang COVID, si Daragang Magayon eh, sigurado ako. And yun you're lang. Alone naman, you're alone naman sa music video. So very socially distanced na naman yung nasa music video. Oh, may guitar na, may guitar. And the camera man. Very simple, but very out. Beautiful. Sinadrive really? Lang niya ako kung Bicol. Ako lang nag-drive. Oh, ilang kami pamilya, pamilya. Very supportive yan si Medi, guys. So make sure to check out the video. Wala siyang choice, Chong. That's true. But syempre, kailangan natin support yung mga parents natin. But we're also here to talk about Earth Day Jam, of course. This year is the 21st anniversary of Earth Day Jam and the second year of celebrating online. So what can we expect from this year's Earth Day Jam? Well, of course, ayan, you get to see, we have with us today yung ating awardee for this year, si Grace Note. Si Abra. Bakit parati na lang Grace Note ang tinatawag mo? Pati si okay, fine. EJ, si PJ, si Eunice, tsaka nawala si Tats eh. So, yun. Sila. Awardees sila. And it's so cool kasi I remember the first time that I saw them perform sa Earth Day Jam, naka-gloves pa si Eunice dun eh. Oh. Best tsaka gloves. That was a long time ago. Tapos ngayon, awardee na sila. Si Abra, even way, way back pa. Kasi magka-schoolmate kami nito. So, very awesome. VJ Sam, you can just imagine 21 years. So, ilang taon na ako noon? Kung 18 ako nagsimula, plus 21. Eh, more than 18 ako nagsimula. So, yung mga yan, mga bagets, no? So, you know, we try to also entertain new artists. So, meron kami mga first-timers joining us. They're not necessarily young, pero mga bago, like Kiana V, Kiana Valenciano. Mm-hmm. Hindi na si Gary V ang invite ko, si Kiana na. So, ay, patay. And then, totoo lang, si Robin Nivera, siya yung meron kaming collaboration na gagawin. Hindi na rin si Martin, si Robin na. Next time, hindi ka na raw i-invite ako na lang daw. Patay. Yes. Walang yata, hindi na mawala. Yung mga yun. And then we also have, I'm always excited kay, even the timers in Grace Note, in the persons of Abra. Kasi every time they perform nung live, lagi talaga yung masaya. Laging merong magic na ginagawa sila. It's maybe, sometimes it's the same song, but it's always different. And the people would feel it, you know, it's always there. So ngayon, online, sana maramdaman pa rin nila, and I'm sure, because they're really good artists and talented. So for the first time, we also have Arnel Pineda. Sumaglit naman siya dito, and I said, Arnel, of course, Pinoy ka naman. Kahit may journey ka, sumali ka naman sa Earth Day Jam. Diba? Mag-journey ka naman dito dahil importante yung kalikasan. And he sang with a, he really sang a song, specifically, just for Earth Day Jam. Hindi yung video-video lang na dinukot saan. Kumuha siya ng pianista, magja-jamming sila, and marami rin siyang masasabing message na personal na yung gusto niya. Because, you know, he has to. And also, I have, sino mga first-timers pa natin, Midi? We have Agsunta. Yeah. They're a band, and I'm sure marami rin may gusto sa kanya. They seem to be a really fun band. So it's nice. Dapat wala akong makalimutan kundi uupakan ako eh, 'di ba? Ako. We also have Morissette. Oh Morissette, yeah. Yeah, for the first time Morissette. Yes. I've known Morissette when she was starting, and she became now in Asia's Phoenix, international na rin. So she also is a great
artist because she dedicated something for Mother Earth and for Earth Day Jam. And I really appreciate it. Na itong mga artists na to, they spent their time, not just because ngayon pandemic, kayo, I'm really happy that you are here. Because kung wala ang artist, walang Earth Day Jam. This is not about politics, this is not about anything, this is just about music and the environment. Yes. Purely. Yeah, and I think it's a great way to invite also, you know, different people from different backgrounds genre. Then to celebrate music and the environment. But for the artists like Grace Note, now na you guys are coming back for Earth Day Jam, tapos you guys are also gonna get the Gaia Award. Kumusta naman yun? Like, what's your guys' reaction or how do you feel about this? We're very happy, of course. We're honored. Mm-hmm. No, we've been part of Earth Day Jam kasi since 2013 na. So, mm-hmm. Hindi namin namalayan yung aras. We just love playing music, especially lalo sa mga ganitong advocacy na, you know, mag-give awareness about the environment. Kasi kami mismo din mm-hmm. talagang yung care namin for Mother Earth. So, mm-hmm. yeah, we're very happy na we get to have a Gaia Award. And we'll be receiving that this Friday, April 23, 8 p.m. Yeah, so yeah, nod kayo guys. Yes, I'm sure excited na din to see you guys get your award, but also for the performance. So what can we expect from your performance for this year's Earth Day Jam? And secret way, sorry, I forgot to mention. sorry. Walang magbubuking ko anong gagawin, ha? Ah, no. Secret lang ba? But, I forgot to mention, the award, is that okay if I can tell people about the Ako yung yes. Yeah. Yes. By. Huh? What? Go ahead. Sorry, sobrang nahihirapan talaga ako. Sorry. Oh, Yunis, kaya mo yan. Kaya mo yung ibibenta yung award. It's okay. Go. May ano yung award kasi we're very excited about it kasi we heard na it's made by Arino with Salter Agnes Arellano. So, get it. It's very nice. So yeah, it's all nice to come in for that. Yes, I'm sure. And VJ Sam, if I can just add, no, because pag naging artist for the environment ka, it means that you have joined Earth Day Jam for maraming beses na. You've been there steadily, giving your talent, believing in the campaign, and for us, it's important. Hindi lang mga artist ang binibigyan ng gaya. Actually, mga environmental luminaries in the likes of Odette Alcantara, Secretary Bebet Guzon, you know, like sila, mga professors, mga bigatin talaga who's done a lot in the environment, no, in the NGO, civil society, politics, and government. Pero dahil nga ang mga artists, I believe kami, dahil nandyan sila, steady talaga sila, ay importante na bakit mo pinapatayang ilaw sa likod ko, ha? Nag-teleport si Medi, guys. Grabe. kaya, I hope na nagigets ng mga artists kung gaano ka-importante yung Gaia Award na pagbigay namin sa inyo. That means you really mean something to us and to the Earth Jammers. Mm-hmm. So sana, guys, as early as now, sabihin ko na, no, all the people watching, pandemic or no pandemic, Earth Day Jam is for all of us. Earth Day Jam is the music and all Filipinos. Alam nyo naman, di ba? Pinoy talaga ang number one dito. Hindi ako nag-guess na mga foreign. Pwede, front-act sila. Sabay ganun. Well, anyway, sana po supportahan ninyo this Friday at mas marami, mas maganda. Sa YouTube po namin gagawin, no? Because a lot of people are not so techie. So, kailangan po, pumunta kayo sa Earth Day Jam YouTube channel namin. Isa lang naman ang Earth Day Jam official YouTube channel. So just go there. And then kung maybe 3 days from now, may premiere na, yung bell, galing ko na, no? Indutin nyo na yon. And then para alam nyo, and then you can also make a comment. It doesn't matter. Pwede po yan sa YouTube. Hindi po kailangan na Facebook. Kasi the last time Facebook live kami, VJ Sam, baka manibago kayo, pareho lang yan. We're gonna give the link also in the face in the Facebook page, but nevertheless you can go straight to the channel because we have to have a channel, we have to make some money. Sabay ko na.
No, no, no. The foundation needs a community. Nag-evolve ka na tayo. Nag-evolve ka na namin. Kasi dati FaceTube yung tawag mo dyan eh. Wow, hybrid of and I'm like, what the heck is FaceTube? But she was able to explain the whole process to all of us. So guys, take note from everything. This Friday, make sure to tune in, of course, to Earth Day Jam. But I do want to go to Abra. Siyempre, you've also been part of Earth Day Jam before, even won the award then. So kumusta naman na you're still able to join Earth Day Jam after all these years? Ayan, sobrang... Siyempre, malaking karangalan sa akin na makapabilang dito sa Earth Day Jam dahil isa rin sa mga advocacy nila ay ang pinaglalaban ko rin para sa sarili kong mga pananaw sa kung paano dapat natin alagaan ang mundo na to. Parang ganun. Mm-mm. Yeah, I'm sure. It's nice na yun nga, you're able to return kahit na you've been part of Earth Day Jam before. Ano po pwede namin expect sa performance mo this year? Hindi ko pa alam dahil hindi ko pa nagagawa. Pero at least pero honest. Expect na unexpected. Siyempre, we always deliver. Ayun nga, kahit pandemic at ganito yung setup, ngayon lang ako na ganitong klaseng gig. Pero nakakamiss kasi mag-perform, man. Sobrang nakakamiss yung meron kang nakakapag-resonate ka sa audience ng talagang real time. Although, ganun na rin naman ngayon dito sa digital age, sasanay tayo sa bagong klaseng platform. Iba pa rin yung feeling na andyan yung mga pinagpo-performan mo tapos nakikita mo yung nagpapasahan kayo ng energy kumbaga. Yung gusto ko sa Earth Day Jam lagi through the years, laging maraming tao sumusuporta, nag-enjoy din sa music. Tapos alam mo yun, parang hindi lang siya gig na basta-basta ganyan dahil lahat ng tao doon pag-uwi nila, tinatapo nila yung basura sa tamang basuran. Oh. Yun. Diba? Actually, it's very important naman, Vijay Sam, maybe I can ask you also a question. Yes. Ikaw ba, ano ba ang best environmental practice na ginagawa mo rin sa iyong bahay? I mean, you know, maybe you can share also with us about how we can learn something from you, you know? Well, for me, ever since I was young, I would always parang try to limit my use of electricity and syempre water then kasi syempre that's very important, those are very scarce resources, especially yung water pag nagto-toothbrush, some people hindi nila pinapatay yung faucet, so guys, you have to turn that off, so you have to be conscious of these things, so those are small things that I do in my house also, so yeah. Those small things pag pinagsama-sama mo yon, napakalaking bagay na nun, diba? Actually, yes, you know, who would ever imagine na ang tubig ay bibilhin na ngayon, di ba? Noong mga panahon na even told. Nung nasa Albay ako, Sana naman hindi. Ay, sir. Pati palagay ko, sabi ko sa mga tao sa Albay, because they were all really down, wala silang pera, wala silang makain. I said, bakit kayo malungkot? Andyan naman ang mga puno, may tubig kayo, meron kayong hangin, may lupa kayo, eh pag ang hangin binayaran na, Diyos Maria, yan ang nakakatakot. Oo nga. Huwag tayong tumawa. Baka mamaya maging bottled air na rin for sale. Oh, yeah. Oo. There are a lot of movies na predicted that, na binibenta na yung air. But for you guys, that's actually a really good question. Lou, thank you for asking me that question. Pero for you guys, ano ba yung mga small practices na ginagawa nyo to help the environment or nature in your own way? Instead of drinking water, I drink beer. Wow. Next one. Joke lang. Grabe yun. EJ, ikaw. EJ, PJ. Ikaw, EJ. EJ. Gaya ng sinabi ni VJ Sam, yung simpleng pag-limit ng consumption ng electricity, siguro masabi ko yung pagtapo ng basura. And kasi actually, more than just yung pagtapo ng basura sa tamang basura, yung habit kasi yung kailangan natin ma-build sa sarili natin.
Kasi madadala natin siya as we grow up. Kunyari, bata ka, mm-hmm. tapos na nakagalihan mo yung mga proper mm-hmm. ways ng pagtapon, pag ganyan, paglaki mo, who knows kung anong magiging ka pagdating ng araw. E kung mm-hmm. bigating tao ka, influential ka, di ba? So, madami kang baga may influensya ang tao na might break or make kung ano man yung na-build na habit na meron ka. Which is mm-hmm. yung good, which is yung pagtapon ng basura, pag-off ng ilaw, paglabas ng kwarto, gano'n. Mm-hmm. So, yun. Yung mga simple yung gano'n lang. Kasi, hello, di ba, titirhan natin to eh. So, might as well, alagaan na rin natin. Kasi, tayo din magsasuffer. Ayan. Oh. Ganda na. Kumbaga, sa inspiration na kukuha yung pag-spread ng word at ng message. Kaya, gano'n din yung mismo ginagawa ng Earth Day Jam. Kung paano sinabi ni... Ang ganyan. Sulat ko yan. By the way nga pala, Vijay, Sam, and everyone, ang kagandahan lang, the last time meron kaming ginawa yung tawag namin doon, Kanta Likhasan. Yes. We had a, di ba, gumawa kami ng contest. This was with DepEd. And ang daming sumali, lahat, pati Bangsamoro. May representative from 13 regions. Ang gaganda ng mga nature songs nila. At ilalabas po yan sa Earth Day din nila sa 22, kasi ang talagang International Earth Day is 22, but we're doing it 23 kasi Biyernes para mas maraming makapanood. Ngayon, ang gagawin naman namin ngayon, i-launch namin sa Friday, is Arte Likhasan, kapatid ni Kanta Likhasan. Yan naman ay visual. Para yung mga magagaling naman na mag-paint, whether collage, maybe ano ba mga pwedeng gawin nila doon? Ikaw nakakalam doon, di ba? Whether abstract or yeah. realistic or pwede nang na pinagsama-samang basura gawing recycled art. Recycled art. Yeah. Because you don't have to like, you don't have to go out and buy mga pens or whatever. Kung ano lang yung meron sa house mo. It's called Arte Likhasan. And we're gonna launch it, and Agnes is also going to be one of the head judges. And we're very excited because alam namin na yung mga bata na walang ginagawa sa inyong bahay, kesa text lang kayo nag-text, boost nyo na yung creativity niyan. Sulat niyo. Ang topic natin is yung relationship ng pandemic sa environment. Mm-hmm. O, di ba? Bakit? Bakit? There is a relation. Of course, yung pag-aalaga ng ating kalikasan, may kinalaman yan kung bakit tayo nagkakaroon ng pandemya ngayon. Mm-hmm. Alam naman natin yan. Hindi lang natin gustong sabihin, but it's really just because we are not doing what we are supposed to be doing as human beings. So kasama yan sa ilo-launch namin. And then meron din kami mga future green leaders na pinapunta para sumama. Sila naman ay galing Mindanao, Cebu, at Luzon. Mga bagets to lahat. At sila naman ay magkikwento rin kung ano yung palagay nila na makakatulong sa environment. So they also have these really great ideas that the people here, the politicians here, I don't know, they keep on looking everywhere when in fact the answer is right there in your eyes. It's just the political will of doing it. So ito, inimbitahan din po namin sila. So we have Future Green, we have Arte Likhasan, we have the Music Jam. So it's really the music and the message. Masaya to sa Friday. And kita mo naman yung roster of artists natin. From soul, to rock, to pop, to acoustic. Nandiyan lahat. Mm-hmm. Bibigay namin lahat. Yes. It's a very holistic feeling ko. Very holistic yung Earth Day Jam. It's not just the music, but also parang the art then. And it's just the interconnectedness of everything, which I think is so great nga, like what you said, Lou. So I'm sure madami na excited for Earth Day Jam, which is happening this Friday. So would you like to invite everyone to tune in this Friday for Earth Day Jam? Me? Or according to age, yung pinaka matanda mo na, si Eunice. Hindi niya narinig. Mahirap yung internet. Sarap pala pag ganyan, ano? Hindi niya narinig. Yung ganyan yung ipis, hindi niya narinig yan. Guys, later, I want everyone to say 1, 2, 3, Happy Earth Day bago tayo matapos, ha? Pero sige, guys, in behalf of Earth Day Jam Foundation, huwag po kayong magtaka kung bakit parati akong nandiyan dyan. Kasi marami nagsusulat, bakit si Miss Lou Bonnie parati kasama sa lineup? Hello! Di ba? Ako naman yung president ng foundation. Salin nyo naman ako. Ako na yata pinakamatanda. Hindi, si Arnel Anta mas matanda sa akin. Anyway, so guys, please, we are doing this for you, to entertain you,
with our music, with our message. And huwag nyo lang pong kakalimutan na supportahan kami sa YouTube channel. Ayan na po, meron na tayong sarili nating channel. Hindi lang po sa, para sa akin yan. Hindi yan Lou Bonnevie channel, although meron din ako, by the way, bagong launch. Pero ito po, is, we really want to create a community where everyone can just join, especially the artist. Kaya yung mga nature songs, gusto nyong ipadala, sige, go! Yung art, go! Professional artist doing anything, go! Let's all collaborate! Habang may pandemic, gawin na natin yan. Para, there's no more time, BJ Sam. I'm really so sorry to say it. We've been doing this for 21 years and I'm really getting quite tired already of telling people, please take care of Mother Earth. I think, gusto ko na nga tumahimik eh. Gusto ko na rin na mag-retire sa beach at mag-swimming lang at magkaroon ng mga manok sa paligid ko, organic eggs, ganun. Mm. Kaya lang eh, wala eh. Parang may tuloy-tuloy pa rin ang calling and then this pandemic happened. So ano bang ibig sabihin nito? Hindi pa ba kayo maniniwala na may ibig sabihin to? Diba? Mm-hmm. By the way, magkakaroon pala kami ng Earth Day Jam store soon. Pupromote ulit kami. We need to sell eh. We need money eh. Foundation ko. Very poor kami eh. Para matuloy namin yung campaign. Yeah, so that's exciting. Would something to look forward to, the Earth Day Jam store too. But for Grace, would you also like to invite everyone to tune in to Earth Day Jam happening this Friday? Everyone. Okay. Ayan. Guys, April 23, huwag niyo makalimutan manood ng Sadam. Nasa Earth Day Jam YouTube channel yan. So set the dates, guys. We'll see you at 8 p.m. Ang artist na tutugtog at magkikipot tayo lahat. Celebrate natin yung music at environment. So, yeah. Yeah, yeah, super. Anniversary to Earth Day Jam. Nakatakot yung voice mo, Yunis. Parang yes. Naka-back mask. Sorry, talaga. Hindi ko, hindi. Sorry. It's okay, kinakaya mo yan, Yunis. I'm trying my best. Yes, and that's the important part. You're trying your best talaga. Yeah. Pero let's go to Abra. You want to invite everyone and you have a message to everyone who's looking forward to Earth Day Jam. Nod kay lahat sa April, ano ba? April ba yan? 23! April 23, 8 p.m. sa Facebook. Ng hindi Facebook! YouTube! hindi sa Facebook ng YouTube. Hindi sa Facebook ng Earth Day, sa YouTube. Okay lang, nandiyan din. Lalagay din natin yung link doon. Ayos lang yan, sige. Ilalagay na lang dyan para mahanap nyo. Pero yun nga, sa YouTube magla-live yan 8 p.m. sa April 23. Andyan ang Grace Note, andyan ang Agsunta, andyan si Arnel Pineda, Sir Arnel Pineda, andyan si Miss Lou Bonnevie, andyan si Morissette, si The Weeknd, si Bruno Mars, marami pa internet, marami pang ano dyan, kaya ayan, pesta yan. Thank you for that. We're very excited, no, for Earth Day Jam after yung pasabog ni Abra. May mga special guests. In-invite din ko rin yung BTS, kaso baka dalawa. Hindi kasi uubra kung dalawa lang pwede. So baka next year na sila. Oh, busy daw sila. Naniniwala akong nababaliw ka. Naniniwala ako. Kailangan ka ng lumabas ng bahay mo, Abra. Lagay ko. Kung ano yung na-feel mo ngayon, kailangan mo ko yan. Kailangan mo ng yumakap ng isang puno kahit dyan sa labas. Huwag kang masyado dyan sa loob ng bahay mo. Kailangan ko lang ng tulog. Ayan. Okay. At least honest. But before we go, Lou, do you have a message to everyone who's excited for Earth Day Jam? Well, I think I've said it all, but I would just like to thank Mix and because you've been steadily. Dapat mabigyan din kayo ng Gaia Award. You know, we need the media. Kayo yung pampabilis na, kasi kahit anong gawin namin araw-araw ng pagkakanta, sino lang ang maabot namin? Kailangan namin makaabot ng mas marami agad, ngayon na agad. Nagmamadali na po talaga ako, sa totoo lang. And gusto ko nang iparamdam sa lahat na nagmamadali na tayong lahat na kailangan ngayon na po tayo gumawa ng aksyon to help
the environment, to restore the earth. Yan po ang theme natin, restore the earth. And if you will see the poster, it has a butterfly. So, parang ibalik po eh. Paano kung ma-reset ang mundo, di ba? Mawala, i-reset yung telepono mo. Balik sa normal. Lumabas na po ulit yung mga animals, di ba? Napansin nyo, there was this news, nagkaroon ulit ng mga bulaklak, nagkaroon ulit ng mga birds. So maybe we just need to, kailangan siguro ng konting break lang, especially also for the first world countries. Hindi lang naman ang Pilipinas. We're also talking about the United States. We're talking about the first world countries. Medyo kayo naman ang mahilig gumamit ng energy. Please, please naman. Mag-isip-isip din kayo. Kasi tayo, archipelago, ang tinatamaan parate. So, I mean, you know, I am but a small voice, pero kasama ko naman ang mga musikeros, so Earth Day Jam. We'll just play our music, we'll just give it all to you guys. So, nandyan kayo on Friday at 8 o'clock, baka mga dalawang oras to. So, pwede kayong magdala na ng water nyo or beer nyo o pagkain nyo habang nanonood. Huwag na pumunta ng CR kasi lahat magaganda ang gagawin. Paisa-isang kanta lang to, hindi to babaran. At marami kayong matututunan. Sasabihin namin yung mechanics kung paano kayo sasali sa arte kalikasan. Kung meron kayong abilidad na mag-drawing, jumoin na kayo dahil may premyo. Eh syempre, ako naman eh, ganun pa rin, no? To all those good-natured souls who would like to donate and help the foundation para matuloy ang campaign namin, welcome na welcome po yung mga mayayaman dyan donate to us so that we can continue our campaign and I can continue to invite the artists. At kailangan din ng trabaho ng mga artists ngayon, ano? Pwede lang. Lahat ng artists matulungan ko. Gagawin ko talaga yon, DJ Sam. Yes. Pero hindi ako tatakto. For syempre, we are so excited for Earth Day Jam. We are so excited. We are so excited, of course, for Earth Day Jam. So many people are excited for this happening on Friday. So guys, make sure to tune in to Earth Day Jam YouTube channel this Friday, April 23 at 8 p.m. for Earth Day Jam. So once again, thank you so much to Abra, Midi, and Lou Bonnevie for joining us today. Okay, the request is where's Eunice? Eunice, are you there? Yes. Okay, let's make this up. 1, 2, 3, happy Earth Day, okay? Here we okay, go. Okay. 1, 2, 3, happy Earth Day! Yay! So happy Earth Day, everyone. It's lahat na naon ng exclusive interview na to. Don't forget to tune in to Earth Day Jam happening this Friday at 8 p.m. So thank you once again, everyone, for joining us today. Thank you, Miss Lou, for having us. Thank you. Thank you, everyone. Every Earth Day Jam. Looking forward, guys. Almost every Earth Day Jam.